You know, good morning, another day, another ride papasok. Ito nga po pala ang inyong kore ko, kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Tara, pasok na po tayo. And then you'll die. Yun, pasok na. Time check 8:16 in the morning. Ang klima po natin nasa minus 7 degree. Medyo malamig. Sama natin ngayon si Marlin 7 sa pagpasok. May pag-uusapan po tayo ngayon about paano ako nakarating ng South Korea. Way back 2005, nag-apply ako dito sa South Korea. Hop, ayusin muna natin camera, tagilid. 2005, nag-apply ako dito sa Korea agency. Bali, ang placement ko noon, nung panahon na yon, dahil hawak ng agency, ang laki. 185,000 pesos. Dahil mahirap lang ang inyong kurikong, nag-lending ako sa bangko. Laki ng gastos namin. Umubo siya na naging 345,000 pesos. Yun ang kamahal pag nag-apply sa agency. Kaya by 2006, pinanukala ni Gloria Arroyo na kuhanin ng POEA ang hiring ng South Korea dahil libo-libo ang gusto makarating dito sa South Korea dahil laki ng sahod. Way back 2005, nasa 36,000 lang ang monthly salary ng isang factory worker. 36,000. Wala ba pong overtime? Siyempre, pag nagka-overtime, tumataas na po yun. Dati, Saturday, 4 hours, regular hours. Tapos yung another 4 hours, overtime pay. Tapos Sunday, overtime pay. Binago rin po yun. Ngayon, nung pumasok itong ano, ang dami na nabago na nabago. Yearly, nagtataas po ng sahod ng South Korea. Ngayon po, taon na ito, nasa 82,000 plus na po. Yung kasama natin Pinoy. Ngayon po nasa 82,000 pesos na po ang monthly salary. Hindi mo po kasama dyan yung overtime. Saturday, Sunday, holiday po yun. Holiday pay. Isipin nyo na lang po kung gaano kalaki yung sinasahod ng factory worker dito. Bali 3 times na po ako nakarating dito. Bali ngayon, nung hinawakan na ng POEA ang hiring ng South Korea, lumiit na po ang gastos, ang placement fee. Nasa roughly 21,000 to 25,000 lang ang babayaran sa POEA. Depende sa exchange rate. Yung exchange rate na sinasabi ay yung plane ticket. Pero yung ibang fees na binabayaran sa POEA, hindi po nagtataas yun. Maliban na lang sa OWA. Tapos, hindi kasama ang mga medical expenses doon sa 21 to 25,000. Ang process naman po ng hiring, ipinopost po lagi ng POEA. May website po sila, ilalagay ko po dyan. Yung link, ilalagay ko rin po. Kung saan at paano mag-inquire sa POEA. Unang-una, gagawin niyo po, titingnan kayo sa website kung kailan ang registration para sa pag-i-exam. Now, pag meron pong close ang POEA sa website nila,
Gagawa po kayo ng e-registration. Magre-register po kayo muna. Tapos pag may e-registration na po, hoy, umagilid. Pag may e-registration na po, magre-register naman po kayo. Iba po yung e-registration sa parang gumagawa kayo ng ano nyo, by date na. Pag may e-registration na po, check kung may post ang POAA about sa exam. Ganyan nyo na nga, magre-register kayo na mag-exam. Magbabayad po kayo nun. Depende rin po sa exchange rate. Nung nakaraan, binayaran namin 1,400. Registration fee po yun, pero sa mag-exam, bayad po sa instructor na magbabantay. Siguro doon yung nila kinakuha. Dami nagre-reklamo. Sa venue, minsan, magagandang eskwelahan ang pinag-examan. Mula sa venue, balik tayo sa exam. Pagkatapos nyo na mag-registration, hintayin nyo naman po yung post kung kailan yung exam. Ngayon, hahanapin nyo na po, may bibigay sa inyo registration number pagkatapos nyo mag-register sa exam, may bibigay. Huwag nyo pong kakalimutan yun. Pag dating ng araw, may bibigay ng date. Date at venue kung saan kayo mag-e-exam. Pagkatapos nun, exam day. Matagal pa naman bago kayo mag-exam. Park muna tayo. Yun na nga, matagal pa bago mag-exam. Ang mangyayari, mag-aaral muna kayo ng Korean language. Kasi may exam na Korean language. At skill test. Dati isa lang, walang skill test. Korean language lang po. Pinahirapan ngayon ng mga nag-applicanting Pilipino. Yun po muna tayo. Prose ng daliri ni Korikong. Yun oh. Tapos, aral-aral muna ng Korean language. Pag nakaaral na, mga 2 weeks lang, marami dyan, mga school na pinapasukan. Mamaya natin tuloy mga kurikong. Papasok na muna ako sa taas. Akit na muna. Tuloy po natin mamaya. Yo, so yun na nga. Pagkatapos i-post ng PWA yung date ng exam at venue mo, makikita mo yung sa registration number na nakuha mo sa pagre-register ng online ng exam. May stamp kayo makukuha. May receiver rin mula sa land bank. Sa land bank po nagbabayad ng registration fee. Ang sinasabi ko. If sa date ng exam na yun, may designated chair din po kayo. Isang kayo po, designated room. Isang kayo papasok na kwarto. Yung pasok na lang kayo ng pasok kung saan yung gustong kwarto mag-exam. May lugar din po kung saan yung venue nyo. Tapos yan, pagkatapos ng exam, galingan nyo. Bago mag-exam, galingan mag-design muna. Siyempre, tsambahan po. Hindi po tayo Hanggugmaytsari or Korean language na magaling. Gasal. Pagkatapos ng exam, ipopost ng PUE yung kung saan tayo. Post manager amo. Siya nga pala yung team leader namin. Busy. Bawal po itong ginagawa ko. Siya yung team leader namin na Pinoy. Dapat ginagalang kahit Pinoy. Kahit sabihin natin kapwa Pinoy, galangin pa rin natin. Kung may katungkulan, wala yun sa edad. Wala yun sa ano, position din. Pero kailangan galangin mo kapwa mo Pilipino. Respeto, kumbaga.
kahit sabi yung mas matanda ako doon, respetuhin pa rin. Kasi may katungkol yung sa akin. Dalangin. Kung may ilang siya, sundin. Sige, may katungkulan dito. Tapos yun nga, hintayin nyo na lang po yung post kung kailan lalabas yung exam, kung kailan akong pumasa kayo or hindi. Makikita nyo yun. Dati, 80%, 80 points ang passing rate. Kumbaga, 1 to 50 yung exam, times 4. Hindi pa ginawang times 1 na lang eh. Kasi 1 to 50, pag naka 20 points ka, pasado ka na. Eh, nangyayari, pag naka 20 points ka, times 4, 80 points. Yun ang passing score ng Korean language. Pero minsan, depende po. Sa taas ng passing rate, binabawasan, tinataas pa po yung score na yun, yung points na yun. Marami namang bumagsak dahil sa ganong sistema. Tapos, yun, ipopost na ng POA kung kailan ng ipopost nila kung yung date ng pumasa, sino-sino yung mga pumasa. Pag hindi makita yung pangalan nyo, by numbering po yun sa may kinuha niyang code ng exam. Yung binayaran mo sa POA, makakuha ka yun ng code. Tapos pag pumasa ka, congratulations. Ngayon, may susunod pa po yun, yung tinatawag na skill test. Ayun ang hindi ko nabutan. Pinanong kala siya 2017. 2017 din po ako nakaalis. Yung sumunod na ba't sa akin, sila yung naka-avail ng sistema ng ganun. Mangyayari nun, skill test, makaturnay-turnay bolt-bolt. Papakilala ka. Nakatayo ka mag-isa doon, papakilala ka. Pero Korean language ang usapan ninyo. Hangon nga. Ano yun? Sige nga. Sige, hindi, mamaya magdarap ka lang po mamaya. Kita, nasa tea. Hindi po nakapag-in kasi gaya nung ginawa ko kanilang umaga. Ngayon lang nangyari yun dyan sa Koreano na yan. Yun na. Balik tayo dun sa skill test na tinatawag. Ang mangyayari nun pag na ipasa mo ulit yun, gaya na sinabi ko, magsasalita ka sa harap, papakilala ka, Korean language. Pag naipasa mo yun, next level na, hintayin mo na po yung result kung sino talaga yung mga tunay nakapasa. Kasi sinasala pa po pataas. Yung score po, tinataasan nila. Kasi kung salang-sala na lang po ngayon ang nakakapag-apply dito sa South Korea. Konti na lang po. Hindi na ganun kadami. Tapos pag pumasa ka, congratulations ulit sa skill test. Ngayon, papamedical ka na. Ipopost dati. Pagkatapos ng ilabas yung result, pasa na agad kami ng medical. Ewan ko lang ngayon sistema dahil sa COVID. Ewan, pasa na ng requirements, passport, medical, NBI. Yun lang naman ang hinihingi, wala nang iba. Pero dali nyo pa rin po yung iba yung requirements. Yung mga credential nyo. Yung certificate of employment. Ano pa ba? Mga requirements. Sa pag-apply sa abroad. NSO birth certificate, authenticated po. Mula sa passport, NBI, travel abroad. Medical, tapos yung mga certificate of employment. Hindi na po, ayos na po yun. Hindi na po nangihingi ako. Kung may diploma po kayo, dali nyo na rin po. Pero alam ko, tatlo lang yung kinukuha. Wala na po yung pang hinihingi. Tapos, pag okay na yung medical, magpo-post naman at kasama kayo sa mga pumasa, magpo-post naman po ang POAA ng
Pampo po. Na magbabayad din po kayo nun. Yun. Kasama na po yun sa babayaran na 21,000 pataas. 21,000 to 25,000. Babayad po kayo ng training, 3 days. Tapos, pagkatapos ng training na yun, hintayin nyo na lang yung date ng... dumating yung CCVI nyo, yung visa. Tapos, ipopost din kung kailan kayo yung flight nyo. Malalaman nyo rin doon. Laging ipinapost ng POA. No need to go to the nearest POA sa lugar nyo. Hindi tulad dati, weekly, tatanong ka. Computerized na po tayo ngayon. Tatanong ka kung pumasa ka ba or ano, hindi. Tingin ka na lang lagi sa e-registration mo. Kaya nga pinagpagawa ko yung e-registration, doon yun na lang lagi titingnan kung ano nangyayari sa apply mo sa Korea. Tapos, pagkatapos nun, flight nyo na, doon nyo yung kayo magbabayad ng ano, plane ticket. Magbabayad na po kayo ng plane ticket nun, minsan worth 11,000 to 12,000. Yun po ang binabayaran. Kaya ito lumalaki yung binabayaran sa PUA kasi plane ticket 11 to 12 to 13,000 depende po sa exchange date. Tapos OWA membership, kailangan niyo po yung OWA membership every 2 years, nagre-renew dapat yan. Tapos ano pa ba yung flight na bye bye Philippines. Pagdating nyo naman dito sa South Korea, may training pa rin po, 3 days. Huwag muna kayo magiinom, magbibisyo. Kasi pagdating nyo dito, may medical po ulit kayo, bibriefing kayo about sa buhay dito sa Korea, mga dangerous na bagay, mga pinagbabawal. Basta yung bibriefing po ulit. Parang pidos sa atin. May pidos din po ang POA, 1 day po yung whole day. Dito, 3 days naman, training, mga salita, tuturuan ng salita, basta lahat. Tapos yung last day medical. Hindi. Sa amin last day yung medical. Tapos nangyari, pick up na yung araw ngayon. Pagkatapos ng pick up, dadalhin na kayo sa company nyo. Swertihan na lang. Yun o, dito siya. Yun, uwi yan na. Uwi yan na. Tapos na po ang 8 oras ngayong araw ng Linggo. Hapon na, pumasok ng maaga. Uwi ng hapon na. Sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko, maraming salamat. Siya nga po pala, 500 na po tayo mahigit. Yun na. Maraming salamat po. At hanggang sa muli, padyak lang hanggang may lupa. And then you'll die. Ha 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 ha